Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa kurapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Review. Ang tuntunin. Dapat hindi balot sa misteryo ang pagkakakilanlan ng kliyente. Pero, may exceptions dyan. Pangalawang exception. Kung magdudulot ng pananagutang sibil ang pagbunyag. Halimbawa niyan, ang kaso ng New Gas laban sa Terminal Cab Corporation na dininig ng Korte Suprema ng New York. Nasugatan si New Gas nang magbanggaan ang sinasakyan niyang taxi ng Terminal Cab at ang isa pang taxi na hindi naman kilala kung sino ang may-ari. Error 404. Taxi owner not found. Kinasuhan ni New Gas ang may-ari ng parehong taxi. Tinawag na John Doe, parang Juan de la Cruz, yung hindi kilalang may-ari. Yung abogado ng Terminal Cab, abogado rin ng kumpanyang insurance. Nagse-seguro. Muli galing sa BPI video ko. Siguro, ewan. Di ko naman pinapanood mga lumang video ko eh. Nagse-seguro. May nagsasabi ba nun? Wala. Kaya papausuhin ko ngayon. Bilang abogado ng kumpanyang nagse-seguro, insurance, dumulog sa kanya ang isang kliyente ng naturang kumpanya. Inulat ng kliyente na nadawit siya sa isang aksidente. Hehehehehe, poet. Malinaw na siya pala yung kliyente ng kumpanyang nagsesiguro. Malinaw na siya si John Doe, yung may-ari nung taxi na Error 404. Name of taxi owner not found. Pinatawag ang abogado sa preliminary examination ng kaso ni New Gas. Nilahad ng abogado sa korte ang lahat ng alam niya. Pero hindi ang tunay na pangalan ni John Doe. Ang argumento ni New Gas, yung pagkakakilanlan ni John Doe, siniwalat yan di umano sa abogado, hindi bilang kanyang kliyente. Si John Doe, hindi kliyente ng abogado, kundi yung abogado bilang empleyado ng kumpanyang nagseseguro. Dahil hindi naman kliyente si John Doe ng abogado eh. Kliyente siya ng kumpanyang nagseseguro. Yun ang sabi ni New Gas. Aba, hindi pumayag ang Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema ng Estado, malinaw na ipinaabot yung ulat sa abogado sa kanyang propesyonal na katungkulan. Ibig sabihin, bilang abogado. Baliwala ang puntong inarkila siya ng kumpanyang nagseseguro at hindi ng mga policyholder o kliyente ng kumpanya para depensahan ang mga policyholder.
abogado siya ng policyholder kung dumulog ang policyholder sa kanya tungkol sa isang pangyayaring maaaring gamitin laban sa kanya o kung saan maaari siyang singilin at kasuhan. Sakop yan ang pribilehiyo ng lihim. Ayon sa korte, malinaw na nalaman ng abogado ang pangalan at tirahan ng hindi kilalang may-ari ng pangalawang taxi, si John Doe, bilang lihim na komunikasyon. Ipinalam sa kanya ng may kumpiyansa. Wala namang balak si John Doe na magsampa ng kaso sa korte. Kaya hindi pwedeng gamiting dahilan yun para ibunyag ang kanyang tirahan. Hindi rin naman siya sakop ng kaso ni Newgas kasi hindi pa siya nahahainan ng summons. Hindi pa niya natatanggap ang utos na nagpapatawag sa kanya sa korte. Kasi nga hindi alam kung sino ba siya talaga. Sa kaso naman ng Shawnut Mining Company, inutusan ng mababang hukuman o sinabina ang abogado na ibunyag kung kinatawan ba niya sa isang transaksyon ang hindi kilalang mga kliyente. Bakit? Para matukoy kung konektado ang hindi pinangalan ng mga tao sa pagbili ng mga ari-ariang saklaw ng kaso. Sumunod sa sabina ang abogado at humarap sa hukuman, sinagot niya ang ilang mga tanong. Ngunit tumangging sagutin ang iba. Pagkatapos di umano, naglabas ang hukuman ng pangalawang sabina. Naghain ang abogado, si Ginoong Miller. Hindi attorney ang tawag sa kanila. Naghain siya ng motion para isantabi ang sabina. Hindi pinagbigyan ng korte ang kanyang motion, kaya umakyat siya. Tandaan, sabina, babalikan natin yan mamaya. Kinatigan ng kataas-taasang hukuman ng estado ang abogado dahil ramdam ng korte, feels, walang kaso na umabot sa puntong inuutusan ng abogado alinsunod sa hiling ng kabilang partido. Naibunyag hindi lang kung sino ang kanyang retainer o kliyente, kundi pati na rin ang mga transaksyon na sakop ng retainer, ng ugnayan ng kliyente at abogado. Kung maaaring maging basehan ang impormasyon na yon para sa kaso laban sa kanyang kliyente. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.